Hello po, today po ay magluluto po tayo ng beef with broccoli. Ito po yung ating beef na kakailanganin, 500 to 600 grams po ito. At hihiwain po natin ng maninipis. At pagka nahiwa na po natin ay maglalagay po tayo ng half teaspoon of salt. Para may konting lasa na rin po, mamarinate po natin ito ng mga 30 minutes lang. And then, half teaspoon of pepper or kung gusto natin mas maraming pepper, nasa sa atin po, pwede natin dagdagan. And then, maglalagay din po tayo ng 1 tablespoon of soy sauce. Pagkatapos po, ay paghahalo-haloin po natin at isa-set aside po natin ito ng mga 30 minutes bago natin lulutuin. Ngayon naman po ay pwede na natin lutuin. Maglalagay po tayo ng mga 3 tablespoons of cooking oil. And then yung ating 4 cloves minced garlic. Medyo mainit na po yung ating lutuan dito. Kailangan mahina po yung apoy natin para hindi po masusunog yung ating garlic. At pagka medyo malambot na po yung ating garlic, ay pipiga-pigain po natin para lumabas po yung katas. At maglalagay po tayo ng medium size ng onion. So, igigisa po natin ng maayos ito bago po natin ilalagay yung ating beef. So, malambot na po yung ating onion. Ilalagay na po natin yung ating beef dito. So, ang gagawin po natin, hindi mo natin paghahalo-haloin. I-spread out lang po natin yung ating beef. Paghiwa-hiwalayin po natin. At lulutuin po natin ng mga 2 to 3 minutes each side. Katulad po nito, sa kabilang side naman, for another 3 minutes. So, bago po natin paghahalo-haloin yung ating meat, kailangan medyo mawala na yung mga dugo-dugo niya. Kasi ito minsan yung nakakapagbigay ng lansa sa ating mga niluluto. At pagka medyo okay na po, wala na tayong nakikitang mga dugo, ay pwede na nating halo-haloin ito. At pagka nahahalo na po natin ng maayos, ilagay na po natin yung ating tubig. Kailangan lubog po yung ating karne sa tubig. At dito po ay palalambutin na po natin yung ating karne dito. At tatakpan po natin at lulutuin po natin ng mga isang oras sa mahinang apoy. So, check po natin kung kailangan pa nating magdagdag ng tubig. Katulad po dito, medyo matigas pa po or hindi po gaanong kalambot yung ating beef. Kaya nagdagdag po ako ng tubig dito. At lulutuin po natin ng another 30 minutes. So, nasa beef po natin kung gaano katagal palambutin. So, dito po ay kukover po natin, lulutuin natin ng another 30 minutes. Ito na po, dito po ay malambot na po yung ating beef. Ilalagay na po natin yung ating oyster sauce. Naglagay po ako ng 3 tablespoons of oyster sauce. So, tikman po natin kung gusto pa natin dagdagan or bawasan, nasa panlasa po natin yan. And then, maglalagay din po tayo ng 1 tablespoon of cornstarch para medyo lumapot yung ating sauce. Naglagay din po ako ng 1 tablespoon of brown sugar, pwedeng white sugar. Para may konting tamis yung ating sauce dito. So, malapit na pong maluto yung ating beef with broccoli. Pakukuluan lang natin para medyo mas mag-thicken pa yung sauce niya. Katulad po nito. At pwede na po natin ilagay yung ating broccoli. So, ang pagluto po natin ng broccoli ay huwag po natin paka-overcook. Kailangan half-cook lang yung pagkakaluto para talagang masarap po yung ating broccoli dito. Hindi po masarap pagka sumobrang luto or malambot. So, tikman po natin kung okay na yung broccoli sa atin. Then, pwede na nating patayin. So, ibig sabihin, luto na yung broccoli. Dito po ay naglagay po tayo ng 1 teaspoon of sesame oil. So, nakakadagdag po siya ng sarap sa ating beef with broccoli. Pero optional lang po ito. Kung wala po tayo, ay pwede po tayo magluto kahit wala po nito. So, konting halo na lang at luto na po yung ating beef with broccoli. So, kailangan meron po tayong mainit-init na kanin dito. At talagang mapapasarap po tayo ng kain dito. Try nyo po ito. Napakasimple lang pong lutuin.
So again po, maraming maraming salamat sa panonood nyo at please subscribe sa aking YouTube channel at Dalins Kitchen kung di pa po kayo nakakapag-subscribe. So again po, maraming maraming salamat at mag-ingat po ang bawat isa at hanggang sa ulitin po. God bless po! See you! Bye-bye!